có xe ăn hay loa ăn from Fernandina lo. After conditioning kasi ng kalapati prior to breeding, pag medyo hindi magkasundo yung ibrinid mo, ang ginagawa ko is ganito ang kwan ko, may partition sila hanggang sa medyo makakalma sila. Pagka kumalma na sila, saka ko inililipat sa ganito. Ito na yung parang medyo bati na sila, ready for mating. So nililipat ko na sa ganito. Tapos doon ko na rin umpisa binibigyan ng konting vitamin, additional vitamin ng vitamin E. Pansin niyo ang breeding cage ko, parang may second floor. Kasi ang kwan dito, kasi pag assuming naka first clutch ka, ibinababa ko na parang ito na medyo umpisa pa lang na kakain. At the same time, habang nandiyan pa yung inakay na hindi pa matatas na kumain, naglilimlim na yung magulang for the second clutch. Ito yung kagandahan na may second floor. Actually, ang design ng loft ko is, I design it by myself. Gawin natin ngayon sa kulungan ko is yung pwede kong i-dismantle. Yung four cubicle ko, pwedeng maging as one, pwedeng maging as four. Pag galing doon sa breeding, pag pwede nang tumuka, medyo nakakaangat na siya ng lipad, dito ko na nilalagay sila. Nililipat ko na sila rito. No? Halos magkakasing edad dito, magka-diferensya siguro sila 1 week. 1 week, umaangat na sila. Nagkakaroon sila ng konting viewing. Tapos, dito, pinapayagan ko na silang tumungtong dito, which is actually my viewing cage. From this section, matututo na sila pumasok sa trap. From mga isang linggo, ang gagawin ko, bubuksan ko yon. Pagbukas ko yon, yung lalabas, tapos medyo maglalakad-lakad, lilipad-lipad konti, ililipat ko na sila rito sa pangalawa. Para yung mga bago pa lang lilipad, hindi nila matatangay pag lumipad man sila ng medyo matagal-tagal. Pag lumabas na sila roon, dito ko na sila pinapapasok. So ito, pwede ko na silang bitawan maski na once a week na hindi na ako kabado. Ang ginagawa ko sa isang takal na ganito, pang 10 ibon. Pag kasi sobrang busog, pag oras ng pakain, ayaw silang pumasok. So medyo gugutumin lang konti. Kaya yung isang ganito is actually equivalent sa 10 kutsara. Actually, ang binibili kong patuka, binibili ko yung nakasupot na, pero may dinadagdag lang ako based sa needs. Kung kailangan nila ng fats, dagdagawin ko ng safflower. Kung kailangan nila ng konting protein, nagdadagdag ako ng pellets. Mas tama mag-prevention kasi pag nagkasakit na yung ibon, ang hirap maghabol. Kumisan yung hinahabol mo, hindi mo na rin pala talagang kayang habulin eh. Alaga naman natin kay anong hayop pa yan eh. Pag inalagaan mo, sa tingin ko, hindi ka rin nila papabayaan. Aalagaan ka rin nila. Tutulungan ka nila kung asan mo gustong, kung anong gusto mong marating sa pag-aalaga.